So, hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Today is Saturday mga kahabi. Kung may papansin ninyo, yung weather is ano, maaraw. Maganda yung weather, maaliwalas. Pero huwag kayong papalin lang mga kahabi. Pansin nyo yung mga malalakas na hangin. Yan mga kahabi, yan yung calm before the storm na tinatawag. So, since ina-anticipate natin mga kahabi na parating na yung bagyo na si... Ano pangalan ng bagyo pa? Rolly, ayan. So, si bagyong Rolly, parating na. So, anticipated, signal number 3 daw sa, dito sa Metro Manila, baka bukas, Sunday. Sunday ng hapon, magla-landfall, o kaya mga bandang hapon, ganyan. Yung mga may aviary dyan, lalo na especially yung mga nasa labas, so, secure nyo yung mga aviary nyo, mga kahabi. Itali nyo na dun sa mga matitibay na pundasyon, kung pwede. Tapos, sa mga indoor aviary, good for you. Good for you. Kasi ako, outdoor. So, lagi ganyan. Kapag malakas ang ulan. Pag malakas ang ulan, hindi naman challenging eh. Ang malakas, ang talagang pinaka nakakatakot, nakachallenging na dito sa ABR namin yung kapag malakas ang hangin. Doon siya medyo nakakatakot. So, ito yung ABR natin mga kahabi. Buti na lang, medyo nagka-budget ako nung mga ilang buwan ng nakaraan. To, bumili ako ng tarp. Yan, isang buong ganyan. 8x12 yan. 8 feet by 12 feet. Bili ko dyan. 700, 800, mga ganun. Yan. So, ibababa lang natin yan. Na pababang ganun. Tapos, itatali. Mamayang gabi. So, yan. Pinapa-enjoy ko muna sa mga ibon ko yung medyo maaliwalas na ano eh, weather. Yan. Natuwan-tuwa sila. Nasa loob naman. Wala naman masyadong problem dun dahil nasa loob sila. Ang pinaka magiging, tara pasok tayo. Isang araw ko na din napapasok ng aviary ko. Ayan. Ang pinaka magiging challenge dito mga kahabi, itong portion na ito, itong gilid. Ayan. The rest naman hindi na eh. Ayan. Ito, di naman kasi nakasandig naman siya sa parang pinaka wall dito. Dito, ganun din. Itong flight naman natin, wala namang, since maraming puno, oh, sasampalin muna ng hangin yung puno bago dito sa aviary natin, bago dito sa flight. Ayan. So, ngayon ko lang din sila na-check buong araw. Ayan. Mamaya magkapakain tayong gabi. So, ayan. Ang sisecure natin ito. Ayan. Ayan. May tarp naman. So, tapos yan. May tarp din dito sa kabila. So, sana. Salamat Shopee. Kung sakali, mabili ulit tayo ng isa pang tarp para dito. Para medyo magandang tignan. Though matibay naman to. Maano naman siya. Kumbaga kung in terms of ano lang, in terms of function lang, nagpa-function naman siya na maigi. Yun nga lang, hindi lang aesthetically maganda sa paningin. Parang barong-barong. Parang barong-barong. Parang, ayan. Parang squatter type eh. Pero hindi, proud ako dyan sa aviary ko na yan. Ayan. So, mamaya mga kahabi, magkita kita ulit tayo. Papakain ako mamaya tapos may i-discuss akong mabilis. Mabilis ang na topic. So, ito nga pala yung tatay ko mga kabi. Ayan, gaaay siya ng motor. Kapag mayroon mga kailangang pukpukin dito sa aviary, matakpan siya yung tumutulong sa akin. Kasi hindi ako lumaki na ano eh. Hindi ako lumaki na handyman. So yung papa ko siya. Ayan, very ano siya. Very knowledgeable siya pagdating sa paggamit ng mga tools. No? Paano magkalikot, magkumpone. So, yan. Ngayon, ano niya. Ngayon yung hilig niya, magkakalikot. So, yan. So, ito yung papa ko. Yan. Yan yung ano ko pala, mga kabi. Siya yung impluensya ko sa pag-aalaga ng ibon. Kasi siya talaga yung nag-aalaga ng ibon dati. Siya yung nag-aalaga ng kalapate. Noong time nila. Binata ka pa noon paano? Mga teenager. High school ka, kare-karera lang na paronda, no? Ayan, siya yan. Pero sabi ni mama, nadala mo din daw eh, sa bahay. Kaso pinaalis din, kasi bawal, pangit, masama daw sa bata. Oo, sakripisyo. Nag-anak ko ba doon? Naniniwala ka doon sa ano? Masama sa bata yung ano? Ayan, yung palahibo. Hindi naman palahibo. Magandang topic yun mga kahabi, no? Yung kung masama ba yung mga dumi ng ibon.
regardless kung anong alaga mo, kalapate, lovebird, parrot na malalaki. Yan, sa kanya yung influence ko. Naging timparonda rin ako nung bata ako. Yan, nung birthday ko, yung pang 8th birthday ko, yun yung hiningi ko sa nanay ko, kalapate. So, mga kabi, balik tayo mamaya. Mamayang gabi. Magkatrabaho muna ako, tapos babalik tayo dito sa aviary mamayang hapon. Or gabi rather. Papakain, tapos kita-kita tayo mamaya. So, yun nga mga kahabi. Nagbabalik tayo dito sa aking aviary. Bago ako magpakain mga kahabi, gusto ko lang pakita kasi may mga nagtatanong kung ano daw ba. Ilang beses daw ba ako magpakain ng ibon sa isang araw. So, ako mga kahabi, basta ano, kung anong oras ako nagpakain ng Monday, Tuesday, ganong oras din ako magpakain para sakto siya 24 hours. Basta hindi na nalalag mo sa 24 hours kasi tingnan nyo mga kahabi ha. Ang pakain ko, yung isang scoop lang. So mga kahabi, hindi ko alam kung saan galing ano to eh. Kung saan gatas tong scooper na to. Pero isang ganto lang sa isang pares mga kahabi. Good for one day na yun. To, papakita ko sa inyo kung para mapatunay ko na ano. Good na siya sa isang pair. Yeah. So mga kahabi, kung mapapansin nyo. Ayan, focus natin. Ayan yung mga seeds kahabi oh. Meron pang, kung makapansin nyo, meron pang ano yun. May mga tira pa na buo pa. Ayan o, oh, itong mga nandito. Ayan o. Oh. Napansin nyo? Ayan. So isang scoop yan mga kahabi, 24 hours. May natitira pa. Ayan, nasa babang part, andun yung mga pinagbalatan na. Tapos nandito sa may taas na part, yung mga meron pa. So, ibig sabihin mga kahabi, baka mo natin to. So, ibig sabihin mga kahabi, yung binibigay sa kanilang feed sa isang pair, yung one scoop sa isang pares, ano na yun, sapat na yun sa kanila. Sobra, in this case mga kahabi, sobra pa nga, napansin nyo. Tapos yung ano rito mga kahabi, yung ibon ko, yung mga pair ko, magaganda sukat nila, hindi sila payat. So, ano yun mga kahabi, abiso lang din sa akin yun, advice lang din sa akin nung mga nakasalamuha ko sa pag-iibon. Dati kasi medyo ano ko eh, medyo marami ako magbigay. So, disadvantage mga kahabi kasi pag masyado ako marami magbigay, minsan naiiputan, pag naiiputan nila, hindi na makakain kasi hindi mo napapakain yun eh, di ba? So, sayang naman. Alay, kapag sakto lang yung binigay mo mga kahabi, ano eh, bukod sa hindi sila mabilis tumaba, hindi sila tumataba ng sobra, kumbaga. Yun yung perfect word dun. Hindi sila tumataba ng sobra, bukod dun, ano, marami ka pang naisa-save na feeds. No? Kasi walang nasasayang, kung meron man sobrang konti lang. So, yan, tingnan natin ito mga kahabi, may isang pair pa ako dito. So, ibigay ko sa kanila. Ayan. Ayan o, may mga tira pang konti. Ayan, di siya nasisiro. So, ayan. So, ayan mga kahabi, walang nagsabi sa akin yan dati. Ano lang yan? May time na in-experiment ko lang. Testing ko. Hanggang, inumpisa ko siya sa malaking scooper. Tapos, nung nakikita kong ang daming tira, inuunti ako lang na inuunti yan hanggang sa nakuha ko na yung perfect na size or perfect na ano, amount. Kung ilan lang. Tapos yung kaibigan ko si Denmark again. Si Denmark, binigyan niya ako ng scooper na sakto dun sa kailangan ko na ano. Kailangan ko na amount. Ang sakto lang. Kung wala kayong scooper na ganun, pwede yung ano. Alam yung ano, yung pang scoop na measuring na spoon, yung marami. Naroon dun, 1 teaspoon, 1 tablespoon, 1 teaspoon, half tablespoon, half teaspoon, mga ganun. Pwede nyo gamitin yun. Rah, papakain muna ako ng mga ibon. So, yun nga mga kahabi. Magkapainu muna ako ng ibon. Naayos ko na sila. Ayan. Ito nyo, naka-ready na. Nalinis ko na yung mga inumin na nila. Tapos nakasaransa na uli. Nalagyan ko na lang ng tubig yan. Ayan. So, ngayon mga kahabi. Since expecting na, ano tayo? Nag-expect tayo na babagyo bukas. No? Galagyan ko sila ng vitamins ngayon. Para medyo may konting diin yung katawan nila bukas. So, gamit ko mga kahabi na vitamins, kahit na nag-uumpisa pa lang ako, yung Selectrogen.
So, select trojan baka no. Pero pakita ko mga kahabil naman ng aking ano. Ayan, medicine kung ano man tawag dito. Ayan o, yung Selectrogen. Ayan, so Selectrogen plus MBM, multivitamins by Sagupaan. Ayan, so ito nyo, ang dami kong stocks. So, yun ang gamit ko mga kahabi. So, Sagupaan. Sagupaan, baka naman, baka hindi mo ako sponsoran. So, ayan, so mga kahabi, ito siya. Pinofold ko lang siya eh. Pinofold ko lang siya na ganyan. Tapos ang formulation ko lang, meron naman siyang suggested sa likod. Meron naman siyang suggested sa likod kung paano mo siya gagamitin. Pero ako, freestyle ako gumamit mga kahabi. Basta kumulay lang, good na ako dun. Kasi ayokong gumamit nung ano eh, nung medyo, ayokong taasan yung ano nila, yung dosage. Mayroon pa siya pag ganun eh, nabubugbog yung atay. Ayan, ganyan lang. Ayan nyo. Tapos, saluin lang natin. Ganyan lang mga kabi, oh. Dilute lang. Hindi mo kailangan ng madilaw na madilaw. Kaya orange na orange. Ayan, ganyan lang, oh. Ayan, so, papainom muna tayo ng vitamin. So, yun nga mga kahabi. Tapos na ako magpakain at magpainom sa mga alaga kong ibon. Ready ko na sila na para bukas kung sakaling babagyo. Niready ko na yung pagkain nila is good for 2 days. So, dalawang scoop na yung ginamit ko. Para kung sakali man na hindi ako makalabas bukas ng buong araw, marami silang pagkain. So, kayo, kung gusto nyo gayaan yung strategy ko, okay naman din. Kasi mahirap din lumabas eh. Lalo kung out ABR ka, sa labas ABR mo, tapos masyadong delikado para lumabas. Ayaw, mas makaay paaramdam mo, hindi ka makalabas, ayaw mong maulanan. So, ganun, pwede mo yung gawin. So, wait lang. No? Kayo mga kahabi, maganda, isecure nyo na rin yung mga aviary nyo. At bahay nyo, syempre, unang-una yun. Bahay muna bago aviary. Pareho lang naman importante yun, pero syempre mas importante yung seguridad at safety ng pamilya. No? Kung may wala kayo masyadong time, kailangan nyo mamili. Piliin nyo yung bahay ninyo mga kahabi, secure nyo yun. So, meron nga pala nagre-request na gumawa daw ako ng content regarding sa pagkabit ng nest box. So, ako naman, mga kahabi, ang nest box ko lang naman dito, usually, either ganito. So, AC, aircon type, yung tinatawag AC kasi aircon type na yun. Nahatak mo yung, ayan, nahatak mo yung cage, yung nest box sa cage. So, madaling madali lang yun. Meron naman ako, ito favorite kong setup eh. Kasi, na free yung buong cage sa loob. Unlike kapag yung nest box nasa loob, sasakupin pa niya yung space imbis na para nilang dapat sa ibon, nagiging para pa sa nest box. So ako, ito yung favorite ko na setup. So may pros and cons yan. Sa mga susunod, itatakal ko yan. Pero dun sa mga ano, syempre, para magka-idea na iba, ginagawa ko lang ganito. Yan. Ito mga kahabi. So, meron ako rito ng nest box. Ayan. So, ayan. Kung mapansin nyo, meron lang akong ano rito. Ayan o. Ito. Pako lang yan. Ang ginawa ko sa pako, binaon ko muna. Doon sa may bandang taas. Siyempre, bibigyan nyo ng konting clearance kasi dapat yung pako dito sa area na to tumagos. Kasi pag dito, mangyari, doon lang siya sa loob ng nest box. No? Lalabas siya doon sa loob ng nest box. Mahirap yun. So, gagawa ko para dito lang sa bandang taas para matamaan niya ito. Pinapako ko, tapos binabend ko using yung kinakailangan ko siya ng isa pang pako na didos. Tapos mga kahabi, isasabit mo na lang yan. Isasabit mo na lang yan sa, ano mo, sa double cage. Kasi yung double cage usually naman, meron siyang ganito. Natanggal to para maging parang open ano siya.